like, comment, and subscribe. Yo, what is happening guys? At nagbabalik ulit tayo dito sa Anime Fighters Simulator. At ayan nga guys, kung makikita nyo, meron na tayong tatlong Shiny Gojo. Oh my god, dalawa na lang. Makapag-craft na rin tayo ng craftable na Shiny doon. Pero kulang pa yata ako sa shard. Yup, kulang pa nga ako ng anim. So nandito tayo ngayon kasi meron akong eksperimentong gustong gawin. Kung makikita nyo guys, meron na naman tayong nakuwang isang suko na. Merong Tactical 2 na pabonus. Hindi ko alam kung maganda ba tong tactical na to. Pero sige nga, try nga natin ipa-level 142 to. Hindi ko alam kung considered ba na boss itong mga to. Yung mga kalaban dito, ito, si Seldor. At saka ito, si Spawnlord. Hindi ko alam guys kung considered ba sila na boss. Baka kasi yung boss na ibig sabihin ito, baka yung mga boss lang dun sa ano, raid, diba? Yung may mga shield. Baka dun lang umeepekto to eh, kaya gusto ko masubukan eh. Kaya sige, ipapalevel muna natin yan guys. Gawin natin 142 pareho. Okay, we're gonna spin. Let's go. Alright, level 142. And guess, parehas ang silang damage, 1.1B. So, susubukan muna natin tong walang tactical. Okay. 1.9B. 3.6B critical. 1.9B ang normal attack. Skill niya, 866 million kada hit. Okay, try naman natin tong suku na. Etong naka-tactical. 2.8. Oh my god. Yo, consider nga na boss tong mga to. Akala ko kasi sa mga boss lang sa raid gumagana tong tactical 2. So ito palang mga to, considered sila as boss. Okay. At least nalaman natin. Dito naman kay Spawnlord. 2.8B. Okay. Tapos yung walang tactical. 1.92B. Okay. At least nalaman natin, di ba? Tapos skill naman nito, merong tactical to. 866. Parehas lang, skill. Sa normal damage lang pala gumagana yung tactical na yan. Hindi siya gumagana sa skill. Kung makikita niyong skill nilang pareho, parehas lang, 866 million. Ay hindi, 1.7B. May lumalabas na 1.7 billion. Isa pa nga. 2.59 billion. Ah, okay. Gumagana. Ano yun? Ano yung 866 million? Yun nga. Pero guys, gumagana pala. Gumagana pala. Uy, critical nito. 5.7B. Oh. Grabe. Equip best. Bakit hindi kasama si ano? Bakit hindi kasama to? Siguro papalevelin pa natin to. Pero actually, pwede natin i-feed to dito eh. Pero hindi ko i-feed to. Kasi baka in the future, alam nyo na, baka maglagay sila ng crafting ng shiny secret. Siyempre, money grab din yun pag ginawa nila yun. Kaya hindi ko i-feed to. Hayaan ko lang na dyan yan. Pero ang gagawin ko dyan siguro, punta tayo dito. Punta tayo dito sa Metropolis. Eto, papatulugin muna natin dito. Matulog ka muna dito. Ilang araw ba pwede? Pwede bang 10 araw? Ay, 7. Oh, yan, 6 na araw. O pwede pala i-cancel. Ayan, dyan na muna siya. Matutulog muna siya dyan. Magpapalakas muna siya dyan habang natutulog. Kasi hindi pa naman natin siya kailangan na. Meron na siyang substitute. Solid pala itong tactical. Akala ko kasi sa boss raid lang gumagana. Siguro ikakraft ko na rin pala si ano, Meliodafu. Nakakuha pala ako ng Meliodas na merong strong one. Pwede na siguro yan. Palag-palag na yan. Palag-palag na. O, craft na natin tong Meliodas na to. Ano yun? Bakit kulay violet? Ano nangyari sa'yo? Try kaya natin siyang gawing level 144. Tingnan natin kung sino mas malakas sa kanila. Neto ni No Blindfold. Kasi itong No Blindfold natin, meron siyang strong 2 eh. Kaso ito sa kanya, strong 1 lang. Pero pag tinignan natin sa folder, sa level 144, 1.2B damage nito ni Meliodas. Samantalang si No Blindfold, 1.1B. 100M lang naman pala diferensya eh. Tingin ko mas malakas pa rin yung No Blindfold natin. Kasi naka ano to eh, strong 2 eh. Siguro hindi na natin palelevelin to guys. Kasi tingin ko magkasing lakas lang to sila. Tsaka hinihintay ko na lang rin kasi na makakuha ng dalawa pang Gojo na Mythic Shiny. So dalawa pa kasing Shiny Gojo ang kailangan natin. Do, tingnan na lang natin yung skill nito ni Meliodas or yung mga abilities niya.
Ewan ko bakit kulay violet eh. Sinong bumugbog sa'yo, Meliodas? Or demon mode niya na yan? Anyway, ito na. Okay, so mahina lang damage yan guys kasi hindi ko na pinalevel. Ilang attack bago siya mag-skill? 1, 2, 3. Ay, grabe, 4 lang? 4 attacks, nag-i-skill na siya. Yo, astig. Hey, wait nga. Parang nagbago tuloy isip ko ah. Tapos ang bilis niya kasi umatak, men. Try natin si ano, no blindfold. Eto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 skills, 8 attacks bago siya mag, ano, tapos ang tagal niya mag-skill. Yo, oh my god, mukhang worth it palibelin si Meliodas guys ah. Kasi 4 na attack lang, nag-i-skill na siya and then, ang bilis niya magbitaw ng skill. Okay, sige, palilevelin natin to guys. Spin, papalibelin natin siya. Di hamak na mas mabilis yung attack niya kesa kay ano, no blindfold. At saka si no blindfold, yung ritual niya, ang haba ng ritual niya bago siya mag-skill. Samantalang si Meliodas, pagkapuno ng bar, attack agad eh, skill agad eh. Wala nang aring king eh. Kahit sabihin natin sigurong 100 million yung lamang sa damage ni No Blindfold, mas maganda pa rin yung DPS na mabibigay ni Meliodas. Kasi nga, ang bilis niya umatak, ang bilis niya magbitaw ng skill. At saka 4 na attack lang, nag-i-skill na siya. So tara, palilevelin natin yan. Yot, ayan na guys, level 144 na. Yung damage, 1.3B oh, magkasing lakas nga sila oh. 1.3B pareho. Pero tingnan natin yung side-by-side comparison nila guys. Pareho silang damage pero tingnan natin side-by-side comparison. No blindfold at saka Meliodas crafted. Let's go. Okay. Yo, diba guys? Oh, skill agad si ano, Meliodas oh. Si no blindfold mag-i-skill pa lang. Tapos ang tagal pa magbitaw ng skill, diba? O diba? Nagdadasal pa kasi. O si Meliodas, nakapag-skill na naman. Yo, dalawang skill ni Meliodas, isang skill pa lang ni Gojo, guys. Kaya pagdating sa DPS, mas lalamang talaga si Meliodas. Parehas na silang damage, guys, kasi parehas silang 1.3B. Nagkakatalo sila sa pabilisan mag-skill. Doon sila nagkatalo. Si Gojo, ang problema kay Gojo pala, ang problema dito kay No Blindfold, 8 attack bago siya mag-skill. Tapos pag nag-skill siya, ang tagal pa bago niya bitawan, tingnan nyo guys. O, diba? Dadasal muna siya eh. O. Boom! Pero si Meliodas, 4 na attack lang, tapos pag nag-skill siya, boom! Bitaw agad, diba? Kaya mas lamang sa DPS talaga si Meliodas guys. Worth it. Massive Rambling Slayer. Ah, ayo. Hindi ko kailangan ng Slayers. Ang kailangan ko, Cursed Dimension. Bigyan mo ako ng Massive Curse. Wait nga pala. Di ba dito sa, ano? Dito sa Slayer Army, meron din palang ano dyan eh. Ito, merong Incubator. So, pwede rin maglagay dito. Yo, pwede rin pala maglagay dito, guys. Both Incubator sa One Punch Man at saka dito, pwede maglagay ng unit. Okay. Okay, maganda ilagay. Yo, hindi ko alam guys, pag-isipan ko muna kung sino ilalagay ko dyan. Eto na guys, ang mga bago nating best fighters ngayon. Pero once na makraft na natin si Shiny na blindfold, papalitan din natin yan si Meliodas. And anyway guys, dito na nga muna natin tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood nyo guys. At kung nagustuhan nyo, pakiiwanan nyo naman na isang napakalupit na like. At kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago pa lang dito sa ating channel, yo, mag-subscribe na kayo guys para updated kayo sa mga sunod nating malulupit na content. Yo, ayun guys, maraming salamat at kita kayo lang ulit tayo sa susunod na video. At ako ulit si Dralo, nagsabing paalam sa inyo mga Robloxian. Bye-bye!